Hinamo ni House Committee on Human Rights Manila 6th District Representative Benny Abante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos na tawaging oportunista ng senador ang ilang kongresista na dating pinupuri ang anti-drug war ng Duterte. Oh, marami ka talagang makakalaban dyan, Bato. Kasi kinalaban mo lahat eh. Wala kang binitawang pangalan eh. Natural. Lahat ng yan, iisipin nila na, ay ano ba to si Bato? Duwag ba ito? Bakit kami pinaparinggan? Shoutouts kay Salve Buere. Bakit ka kasi Bato, parinig ng parinig? Pwede mo naman pangalanan kung sino talaga doon. Cesar Sanchez, shoutout po ah. Pangalanan mo, ayan tuloy. Marami ka nang nakakalaban. Ganyan ba yung mga dutae? Maghaha mo ng laban. Pag pumalag yung isa, sasabihin, oh, hindi naman ikaw yung pinaringgan ko eh. Oo. Dante Lonas, mega love shoutout po. Di naman ikaw yung pinaringgan ko eh. Yung kasamahan mo. Chero Kansake, shoutout po ah. Yung kasamahan mo yung pinaringgan ko. Ganun eh. Mag-ano ngayon? Magpaparinig. Tapos pag pinalagan ka ng isa, maduduwag ka. Magiging basang bato ka. Gemma Sikwat, shoutout po. Magiging basang bato ka. Ano ba ya? The administration, subalit ngayon, anya'y iniimbestigahan at tinutulig sana ito. Kung meron siyang sabihin, huwag niya lang sabihin sa media, sabihin niya sa Quadcom. Pumunta ka. Iimbitahan ka ngayon, Bato. Doon mo sabihin sino yung mga oportunista. Ituro mo ikaw, oportunista ka. Diba, Lito Isguera, shoutout. May punto po, no? Hindi, kasi sa social media, wala naman yan. Wala mang kwenta yan. Magsasalita ka sa social media. Diba? Punta ka dun. Ituro mo. Ikaw, oportunista ka. Grabe ka makapuri noon sa War on Drugs. Grabe ka makapagtanggol noon sa Pangulo. Ngayon, bakit bumaliktad ka? Dapat ganun. Bato! Diba? Tuloy natin. Para talagang maging malinaw yung mga sagot niya, we are giving him the opportunity, no? Due process to, no? For him to air his side and for us to be able to know his feelings about this. Nananatili pa rin ang Baka sabihin na naman ni Bato dito, ay, sorry po ha. Hindi naman po ikaw yung sinasabihan ko. Sila lang yung mga kasama mo dyan. Pasensya na po. Mabait po yan. Mabait yan. Di naman siya sinasabihan ko eh. Diba ganyan yung style ni Bato? Paano pag sinita ka lahat? Clash of Clans. Clash. Shout out. Paano pag sinita ka ng mga yan? Lahat sitahin ka niyan. Sasabihin mo, hindi pa rin sila. K.O. Bato. Bato! Pag mga kalbo talaga, ewan ko ba? Bitasyon sa senador na dumalo ng pagdinig ng House Squad Committee at tiniyak ang pagpapairal sa inter-parliamentary courtesy. Samantala, trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigang diin ni Manila 6th District Representative Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights, isa sa apat na panels na bumubuo sa House Quadruple Committee o Quadcom. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na political attacks at harassment ang nangyaring... Pag kayo yung nagigipit, pangalan nyo yung nagigipit, mga dutae kayo, sasabihin yung political attacks. Pag nabubuking, nahahalungkat yung baho nyo, sasabihin yung political attack. Diba? Ginagamit yun, gas-gas na yan eh. Oo. Huwag kayong magsalita ng ganyan, political attack ito. Ang gawin nyo, sagutin nyo yung binabato sa inyong salita o yung inaakusa sa inyo. Sagutin nyo yon ng straight. Huwag nyo nang idama yung kung ano-ano pa dyan. May mga witness naman, may mga ebidensya. Yun yung sagutin nyo. Diba? K.O. Dami nyong sat-sat dyan.
John Love, shoutout po ha. Kay Adela Brazos, shoutout. Kadawit at kay Owen Galvante, salamat po sa patamsak dyan. 91 tamsak, salamat. Kanyang kapatid na si Davao City Rep. Senator Paulo Pulong Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio sa umano'y bilyong pisong halaga ng illegal drug shipment sa pamamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Victoriano Aban, shoutout. Akin, walang political harassment dyan. Walang political attack dyan. Siya ang vice president. Ako, congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin, no? What we are trying to do here is to find out ano ba talagang katotohanan. Muling lumutang ang issue ng tumestigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa kauna-unahang pagdinig ng House Squad.com tungkol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng drug war. Amazing Grace Delight, Mary Joy Candido, salamat po sa pagbisita. Duterte Administration. Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban ang kasama yung asawa niya. Sa totoo lang ha, hindi ko alam eh. Nagulat ako. Pinakita ko yan nung sinabi ko sa kanya. Actually, yung mga ano natin, yung mga kongresista natin, hindi po sila katulad dyan sa ibang mga senador na ano sila, mga bias, katulad ni Bato, bias na bias. Pag nag-imbestiga yan, bias na bias. Pero dito po, no, hindi. Iba, talagang ginigisa nila, hinihimay-himay po nila ng ayos kung ano ba talaga yung totoo, di ba? Oo, kaya nga mas bumilib pa ako sa mga kongresista natin eh. Di ba? Kumpara dito kina Bato, Diyos ko. Alam ko may maraming magagaling din sa Senado, kaya nga lang, umapangit po yung image ng Senado dahil dito sa mga kampo ni Digong na mga senador. Higop muna tayong kape. Papahuli natin tong kay Sarah kasi naimbitahan po siya sa Senado. Pumunta naman po si Sarah sa Senado. Nagisa siya sa sarili niyang mantika. Oo. Tapos si Sarah pa yung nanggigil kay Senator Risa Ontiveros dito. Nako po. Oo, mamaya makikita nyo. Manggigigil din kayo. Relax nyo lang yung inyong sarili dyan, ha? Tapusin lang natin tong reaction na to. I'm surprised na ang kanyang pangalan ay nadawit. So, he has a lot to explain. May tanong dito. May tanong, ha? Wait lang. Sabi dito, Sir, sinong napahiya? Si Sarah, Sir, wala nang muta yung mga tao at hindi natanga. Mamaya, pahiya talaga yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. I'm sure yung iba sa inyo nakita na eh. Pero gusto kong drugin pa ng reaction ko eh. Re-reactionan ko to, drugin ko to ngayon. Siguro ang ating Vice President has nothing to explain at all, no? Pero kinakailangan yung asawa niya has a lot to explain the fact na dinawit ang pangalan niya. Giit naman ni Abang Lingkod Partyless Representative Caraps Paduano, Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dapat sagutin na lamang direkta ang mga paratang sa halip na gumamit ng taktika para makaiwas sa issue. Diba? Taktika. Alam ko yung mga Duterte, mahilig sa taktika yan. Yung ipapatawag sila, gagawa sila ng taktika para hindi maka-attend. Oh, yun yung mga discarding yan eh. Mga ano pala? Biotins. Hindi pala maisugs. Biotins pala. Buti pa nga yung totoong bakla, matapang. Pero itong nagtatapang-tapangan ng mga dutain na to, pinapatawag lang, takot. Naduduwag. Akala ko matatapang. Biotins man eh. K.O. Dagdag pa ng kongresista, kung walang itinatago ang mga Duterte, walang dapat ikatakot sa ginagawang imbestigasyon ng Kamara. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, katotohanan ng habol nila at hindi politika upang kung ikaw, wala kang tinatagong baho, okay? Oo, wala kang tinatagong baho, haharap ka. Sasagutin mo ang ibinabato sa'yo. Tama? At ang sabi ng isang bobo dito na nag-comment, ipipin ko ha para mabasa nyo. Sabi niya dito,
Oh, mukhang addict na vlogger, sarap katayin ka, antayin mo lang. Putang ina mo ka, ako ngayon pumapatay dito, patayin pa kita eh. Patayin pa kita, kasama yung amo mo, saksaking ko kayo sa... San ba? Sa liig! Bobo ka pala eh. Dalhin mo yung amo mo sa akin, papatayin ko kayong dalawa. K.O. Putang ina niyo. Huwag kang magbida-bida dito. Ang dami nang antatapang dyan sa comment section, putang ina. Hindi kayo mag-message dito sa... Facebook ko. Wait lang, bigyan ko lang ng jacket oh. Ano na? Kaya magbida-bida dyan? Message nyo ako. Kumatapang kayo, pakita kayo. Papatayin kit, patayan tayo. Eh, gago ka pala eh. Oh, tuloy natin. Isulong ang hustisya at pagpapanagot sa mga may kasalanan. Tiniyak naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco. Tuloy sila sa kanilang trabaho at hindi magpapadistract sa mga walang batayang paratang o political maneuvering. Itinanggi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na may... Nakahiya na to si Sarah. Pinapahiya mo yung Davao City, Sarah. Pinapahiya mo. Oo. Ako nga, sabi ko sa mga kamag-anak ko dyan sa Davao, sabi ko, di ba kayo nahiya? Meron tayong vice president na ano, na lutang. Kamot sila sa ulo. Sabi nila, nung una daw, believe. Believe sila. Kasi, kahit pa paano, merong naging vice president or naging president na taga Davao, proud. Kahit ako proud kasi siyempre, iisa kami ng lugar eh. Si Rodheronimo, shoutout po ah. Iisa kami ng lugar eh. Proud po kami. Okay? Bilang mga taga Davao. Kaya nga lang, ikinakahiya na po namin ngayon kasi iba na yung ginagawa nila. Siyempre, anong iisipin ng mga Pilipino sa mga taga Davao? Ay, ganyan pala yung mga taga Davao. Ganyan pala yung ugali. O, diba? Damay kami. Tuloy natin. May alingas-ngas ng impeachment case laban kay VP Duterte sa Kamara. Wala akong nadidinig na may nilulutong impeachment doon. Sa ngayon, wala akong nararamdaman. Pupunta ako doon, pumapasok ako lagi, pero wala akong nadidinig. Pinag-aaralan pa ng House Squad.com kung sino-sinong resource persons ang susunod nilang iimbitahan sa pangalawang pagdinig. Rosalie Coz, UN... Hindi nyo ba alam, tinatawag nyo yung Pangulong Weak Leader? Diba? Pero tahimik lang ating Pangulo. Tinatawag yung weak leader. Pero, ang sinasabi niyong matapang, ang mga Duterte. Pero pag ang mga Duterte na ang pinapatawag, nagtatago sa brief nila. Anyari, bakit ganun? Akala ko ba matatapang? Bakit nagtatago? Ah. Ay, matatapang yung mga dutae, matatapang yan. Asa na? Anong pinatawag? Magkukonsulta agad sa abogado kung ano yung idadahilan nila para hindi maka-attend. Ganun naman yan eh. Tatawag yan ng lawyer. Ano bang dapat kong gawin nito para hindi ako maka-attend doon sa pagdinig? So, ang lawyer nila, bibigyan sila ng advice. Para in case na ma-interview sila, yun yung sasabihin nila sa publiko. Ano yun? Kala ko ba may mga angas tong mga to? Eh wala pala eh. Kuto lang pala eh. Yung iniisip niyong agila, yung mga dutae, hindi pala. Sisiw lang pala. Sisiw lang pala? Kinuo ko. Oh, Edward Canada, shoutout po ah. Sabi, nakalagay dun sa mga picture nila, agila daw yung Duterte. Pero, kung titingnan mo talaga yung pinaka, yung loob-looban nila, sisiw lang po. Ah.
Iron Reva, shoutout. Oy, 203 thumbs up natin dyan. Huwag naman kayo mahiyang mag-thumbs up. Kayo naman, nagsisimula pa lang po tayo, ha? Okay, next topic po tayo.